Hello guys, welcome to my vlog. Once again, Melissa Personal Vlog. So maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nanonood sa aking YouTube channel. So napakalaking tulong po ito para sa aking WhatsApp. So maraming salamat po. So ipapakita ko po sa inyo ang buhay namin dito sa probinsya. So sobrang simple lamang po ang aming buhay. So makikita niyo po ang bahay na ito na pinapakita ko ay sobrang luma na po. Dahil po ang aming mga magulang ay gusto na nilang mapag-isa. Ayaw na nilang humalo sa kanilang mga anak. Kaya ibinalik po namin sila dito sa lumang bahay namin. So sobrang tagal na po nitong bahay na ito. Itong bahay na ito ay dito kami nabuo at dito na kami pinanganak. Tapos nung lumaki na kami lahat ay nagkahiwa-hiwalay na po kami at nagkawatak-watak hanggang ang bahay na ito ay iniwan ko namin. At wala na po nakatira, so ngayon lang ulit po binalikan ang bahay na ito. At nung mga nakaraan ay nanay na po, so nilinis lang po nila para lang pakabalik po sila dito sa bahay na ito. Dahil kapag ang mga ama at ina pala ay matatanda na, parang ayaw na nila yung ingay ng mga bata, yung gulo ng mga bata. Parang gusto na nila yung tahimik na mundo. Kaya pinayagan namin sila na bumalik kami dito sa lumang bahay. At titignan-tignan na lang po ng mga kapatid ko na malapit sa kanila. So maraming salamat sa Panginoon dahil ang ating tatay ay mula po sa stroke noong 2017. So hanggang ngayon po ay sa awa ng Diyos ay buhay pa po ang ating tatay at nakaligtas sa kanyang pagka-stroke. So sobrang galing po talaga ng Panginoon dahil pinigyan pa po niya ng extend ang buhay ng ating tatay ang makasama pa po namin. So kung makikita niyo dito sa aking video ay sobrang dami po namin dahil ganyan po kami sa probinsya. Kahit sobrang simple lamang po na pagkain at pagsasalo-saluhan ay kontento na po kami. So, hindi na po kami naghahanap ng mga masasarap na pagkain kagaya ng Jollibee, McDonald's. So, yan, pansit na yan at may halong native na manok ay sapat na po yan sa amin upang kami ay magkaisa at magsama-sama na maghapunan sa amin. Harapan ng aming ama. So, napakasaya po ng isang magulang na makita niya ang anak na nagkakaisa at nagkakaunawaan sa hirap at tinghawa. So, ayan po ang aking kapatid, si Kuya Bjarnes, at yun yung mga pamangkin ko. So, malalaki na po sila. Nung iniwan po sila, ay sanggol pa lamang sila. Ngayon na umuwi ako, 2024, ay malalaki na po sila. So, haros hindi ko na po sila mamukhaan. Sa sobrang tagal ng panahon na hindi ako nakauwi sa amin. So, sobrang kasasalamat po namin sa Panginoon dahil hanggang ngayon ay nasa mabuting kalagayan ng aming pamilya. Naniniwala po kami na ang tunay na kayamanan ay ang good health at habang buhay at extension ng buhay upang makasama pa po natin ng matagal ang ating mga pamilya na mahal sa buhay. Kaya kahit kaunting bagay lamang po na meron kami ay pinasasalamatan po namin sa Panginoon. At alam po namin ay ang hirap ng buhay ay kayang-kaya namin nalampasan. So, itong mga bata nito ay malalaki na po sila at halos lahat ay nag-aaral na.